Hello everyone. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Sa mga nanay. Ito ang ating tawag doon. Pag-alala ng ating pagkananay. Ngayon natin, yung araw na ito, yung araw ng mga nanay, maalala natin yung mga baby natin. Yan. Ako yung mga anak kong tatlo. Hindi ko makakalimutan yung mga baby sila. Yung isang anak ko, malambing. Yung isa naman masungit. Ganyan. Pero kahit ganun, ituro natin sa anak natin na nang magmahalan sila, huwag silang magkanya-kanya, dapat mahalin ang isa't isa. Kaya ako noon pag nag-aaway yung anak ko, pinapalo ko. Gusto ko, huwag mag-away. Kasi pag nag-away sila, ang pakiramdam ko, hindi nila mahal ang isa't isa. Ganyan. Kaya noon, namamalo ako. Gusto ko yung magkaibigan sila. Ganyan. Maging close sila, magkaibigan. Huwag silang mag-away. Ganyan. Tapos, pag maliliit pa yung anak natin, gusto natin, nasa tabi natin lagi. Ayaw natin, kung maaari, ayaw natin lumayo sa atin, yung mga anak natin. Yung mga edad, no, yung mga edad, elementary. Yung anak ko noon, yung anak kong 11 years old na, pag tumawid sa kalsada, hawak-hawak ko pa yan. Hindi ko yan bibitawan pag tawid sa kalsada. Yung 11 years old, 12, 13, ganyan. Kalaki na yung anak ko, hawak-hawak ko pang tumawid sa kalsada. Ganyan tayong mag-caring ng ating anak. Kung maaari, hindi magasgasan, ayaw nating magasgasan yung ating mga anak. Kasi pag nagasgasan yung ating anak, ramdam natin yung sakit nila. Ako, pag may sugat yung anak ko, nararamdaman ko, masama ang loob ko, masakit ang loob ko, ganun. Pag may sakit yung anak ko, parang may sakit din ako, ganyan. Kaya noon, pag may sakit yung mga anak ko, kung ano-anong iniisip ko ang gawin, masahiin sila, plusin sila, kung ano-anong ipahid-pahid ko sa kanila, ganun. Lagyan mo ng, punas-punasan mo yan ng oil, o kaya punas-punasan mo ng suka. Vinegar, ganyan. Ang ano ko noon. Ayaw kong may nararamdaman yung mga anak ko. Kasi, pag may sakit sila, pag may masakit sila, nararamdaman ko. Ganun yung mga nanay, kids. May huwag niyong kalimutan yung sakripisyo ng inyong nanay. Kasi, pag maging nanay din kayo, nararamdaman nyo rin ang naramdaman ng ang ginawa ng inyong nanay. O, ganyan. Tapos yung mga anak ko, pag maliliit, gusto ko hindi nawawala sa paningin ko. Gusto ko, nandyan sila lagi. Ngayon kung halimbawa yung anak ko matutulog sa ibang bahay, ayaw ko. Ganyan, gusto ko katabi ko laging matulog. Ganun ang nanay. Kasi pag gayaan mong matulog siya sa iba, tapos may mangyari, yung sisisihin mo. Ganyan. Tapos pag malalaki na sila, magkaroon na sila ng sarili nilang desisyon. Yun.
Gagawin na nila ang gusto nila. Nagbabago na ang lahat. Sabihin na nila ngayon, new generation na si mama, nasa old generation pa. Mga ganyan. Ano yan? Curfew? Sabihin na nila ngayon. Yeah, kayong mga anak, huwag niyong isipin na binabaliwala kayo ng nanay. Pag binabawalan kayo, gawa lang ng mahal na mahal kayo. Ganyan. Pagmamahal sa inyo. Halimbawa, pagdating mo, tatanungin ng nanay, saan ka galing? Pag aalis ka, sasabihin ng nanay, saan ka pupunta? Ganyan. Hindi yan nangangahulugang pakialamera ang nanay. Nangangahulugan lang na saan ba pupunta ang anak? Saan ba galing ang anak? Ganyan. Kaya kung ang nanay ay iniisip na bungangira, hindi. Hindi pagkabungangira yan. Pagmamahal. Ganyan. Pagmamahal lang yan. Yung kakulitan ng nanay. Kaya, kung nagagalit man ang nanay na umalis, o kaya hindi nagpapaalam umalis kung saan saan pupunta, ganyan. Gawa lang ng mahal na mahal kayo ng nanay. Ganyan. Yung latang ayos, o. Oh. Kahit, ganyan, kagigising lang natin. Ayan, oh. Kaya, wala tayong kaayos-ayos. Wala tayong color-color ng muka. Ayaw kong magkulay-kulay ng muka. Natural. Pati yun. Kasama pa. Hindi, sabihin ko lang kasi, ano ba naman itong mukha nito? Ganyan. Ganyan lang na talaga tayo. Simpleng buhay. Natural. Ayaw ko naman ng kaplastikan. Ito lang buhay ko. Kung ano yung nakikita nyo, guys. Ito ako. Ganyan. Walang arte. Natural lang. Ganito lang buhay ko. Ayaw kong magtatago sa pagkukulay ng mukha. Ayaw kong tatago sa color. Ganyan. Natural lang. Pati ugali ko, natural. Kung ano yung sinasabi ko. Kung ano yung ginagawa. Kung nakikita nyo sa mga videos, yun na ako. Yun na. Yun na. Ako na yan. Ganyan. Ayaw ko yung porque nasa camera ako, maayos ako, ganyan yung pananamit ko, ayusin ko. Hindi, naturally, yan na talaga ako. Ganyan, ayaw ko yung, dahil magbibideo ako eh, ayos, mag-aayos ako, maganda ako sa tingin. Natural lang ang gusto ko kasi, kung anong meron ako, kung anong ako, yun na yun. Ganyan. Hindi ako marunong magtago sa ano ba yung tawag doon? Itago mo yung sarili mo sa pag-aayos mo. Ganyan. Natural lang siya. Yun ang gusto ko. Yun ang ako. Ganyan. Wala akong pagka-plastic. Kung ano yung ako ngayon, ito na. Ganyan. Kagaya sa trabaho, kung ano yung nakikita nila sa akin, yun na yun. Ayoko yung, kunwari, palabatik ako. Hindi. Kung ayaw nila akong pansinin, wag, ganyan. Ganyan lang. Napunta na kung saan-saan ang kwento natin. Okay, balik tayo sa nanay. Balik tayo sa pagkananay. Kaya, ang, hindi ko naman sinasabing marunong ako magpalaki. Dapat siguro, pag pinapalaki natin ng anak, yung ipamulat natin na mahalin ang isa't isa. Yung magkakapatid, magmahalan. Hindi ko naman sinasabing yung iba, hindi tinuro. Kasi, dapat maimulat sa ating anak na merong pagmamahal sa isa't isa. Mahalin ang kapwa, ganyan. Kung anong mayroon ka, huwag mong ipagmalaki, huwag mong ipagyabang kung anong mayroon ka.
Kung anong meron kayo na. Yun na yun. Huwag ka nang magyabang. Ganyan. Kasi bagay lang yan. Ang ipa kita mo yung mapagmahal ka. Hindi yung mayaman ka. Ganyan. Kaya kung ano man yung mayroon ako ngayon, bagay lang yan. Parang wala lang. Ang gusto ko, mahal ko ang lahat. Nagmamahal ako. Masarap sa pakiramdam yung mahal mo yung mga tao. Lahat ng tao, iniisip mong mahal mo sila. Wala kang man maibigay, pero yung nasa sa kalooban mo ay sinasabi mong mahal mo sila. Ganyan. Hindi naman kailangan dahil mahal mo siya, bigyan mo siyang ganyan. Hindi. Kung hindi alam mo sa sarili mo na mahal mo siya, ganyan. Pero, tapos iwasan natin yung namimintas o kaya magsabi ng kung ano-ano tungkol sa iba. Ganyan. Kasi yung kung yung tao ay marunong mag-realize ng mga ginagawa ng bawat isa, kasiraan din natin yan. Yung pagsasabi natin ng kung ano-ano, dapat bago natin sabihin, isipin natin kung nakakasakit ka ba. Ganyan. Kaya yung ugaliin nating magsabi lang ng magaganda, huwag tayong magsabi ng kung ikasasama ng iba, ikasasama ng loob ng iba. Ganyan. Sabihin mo, sabihin ko ito, maganda ba ito? Hindi kaya siya gagalit. Ganyan. Maganda ba itong sabihin ko? Ganyan. Kasi pag sinagsabi ka ng hindi maganda, maririnig ng iba, sabi ng iba, oh, ganun pala, gali nun. Ganyan. Dun marirecognize ng tao yung ugali mo sa pagsasalita mo. Halimbawa, may na-meet kang tao, tapos ikukwento niya yung yaman niya. Ganyan. Doon, di siyempre sabihin mo, yabang naman nito, di ba? Ganyan. Kaya, huwag tayong, kung ano man yung nasaan man tayo ngayon, huwag tayong magmataas kasi hindi naman pare-pareho ang gulong ng buhay eh. Ganyan oh, hindi naman laging nasa taas eh. Ganyan ang gulong oh, umiikot. Kaya, kung ano man mayroon tayo ngayon, huwag tayong magmataas. Ganyan. Pantay lang tayo. Pantay-pantay. Ganyan. Ako. Gusto ko lang masarap lang sa pakiramdam yung iniisip mong mahal ko lahat yung tao. Pag nakikita ko, I love you, yung mga ganyan. Hindi ka, yung bang hindi ka, hindi mo binabaliwala yung mga nakikita mo. Basta sabihin mo lang sa sarili mo na mahal mo sila. Nag-aalala ka para sa kanila. Ganyan. Wala ka mang maibigay. At least alam mo sa sarili mo na mahal mo sila. Ganyan. Masarap sa pakiramdam. Huwag yung pinipintasan mo sila. Ganyan. Never akong namintas. Gusto ko lang makibalita. Nakikibalita. Pero wag, hindi ako namimintas kung ano man mayroon ng iba. Kung ano man ang attitude ng iba. Kasi naranasan ko na rin yung mayroon yung idadown ka, mayroon yung pipintasan ka, mayroon yung pinupuna ka lagi. Ganyan. Kaya, yeah. Yung mga nampupuna na ganyan, namimintas na ganyan, hindi nila alam na nasasaktan ka rin. Ganyan. Kaya yung iba, nagre-react kung ano-ano rin sinasabi. Kaya ganyan, away, karamihan. Ganyan, guys. Kaya marami na rin pinapatulpo. Nanunod ako ng vlog ni Sir Rafi Tulpo. O, marami na rin nag-away-away. Nang dahil sa wala ng pagmamahal sa bawat isa. Okay, mahaba na ang aking video. So, love each other. Love and care. Caring each other. Ganyan. Pati sa company namin, yan ang
pinapaalala nila, love each other, caring each other. Ganyan. Kaya masarap mabuhay na nagmamahal. Sarap mabuhay ng nagmamahal ka. Ganun. Mapagmahal ka, masarap mabuhay kaysa pintasera ka. Kaya yung mga pintasera, magbago na. Paguhin mo ang buhay mo, gawin mong mapagmahal. Okay, happy Mother's Day. Happy loving Mother's Day. Happy loving mother. Okay, mapagmahal na nanay. Binabati ko kayo. Ang taba-taba ng mukha ko. Taba-taba ng ano ko, ping-ping ko. Okay, thank you for watching. Bye! Love you!